Balita naman sa Metro Manila. Patay ang dalawang lalaki matapos pagbabarilin sa loob ng isang bilyaran sa Pasay City. Sakuha ng CCTV na eksklusibong nakuha ng News 5, makikitang naglalaro ang mga biktimang sina Ojit Carpe at Jeric Belga kasama ang iba pang lalaki. Maya-maya lamang bigla na lang pumasok sa bilyaran ang gunman at pinagbabaril ang dalawang biktima. Bumulagta si Carpe habang napaupo sa gilid si Belga. Mabilis na tumakas ang gunman sakay ng motorsiklo. Isinugod sa ospital ang mga biktima pero idineklarang dead on arrival. Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng gunman at ang motibo sa pamamaril. Nagulat ang mga pasahero sa Terminal 3 ng NAIA nang biglang sumulpot ang isang hubot-hubad na babae. Linggo na mangyari ang naturang insidente. At ayon po sa Manila International Airport Authority o MIAA, overstaying na sa Pilipinas ang babae na isang Vietnamese. Pero nang singilin siya ng multa sa immigration, nagalit daw ang babae at naghubad. Nagdire-diretso naman ang babae hanggang sa may security checkpoint. Hinabol naman siya ng airport security at binihisan. Sunod namang dinala ang Vietnamese sa may clinic ng terminal kung saan siya nananatili sa magdamag at ginamot umano para sa isang psychological disorder. Binayaran din ng babae ang multa kinalaunan. Pinayagan na rin naman siyang lumipad pabalik ng Vietnam. Samantala, iniimbestigahan na ng mga bombero kung sinadya nga ba ang sunog na nangyari sa Tondo, Maynila kahapon ng umaga. Ayon sa kapitan ng barangay 108, naghain na ng reklamo ang ilang residente sa kabarangay nila na biglang nawala sa gitna ng sunog. Dati na kasing nahuli ang lalaki na sinabuya ng gasolina ang bahay ng isa pang residente sa lugar at tinangka itong sunugin. 12 bahay ang natupok sa sunog na nangyari kahapon. 23 pamilya ang apektado dito. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.